So, ito po, finally, natapos na, naluto na ang ating beef steak, ang ating sinangag, at ang ating itlog. Ito na ang ating tapsilog na pinarisan pa ng napakasimpleng sarsa. Kaya ano pang inaantay natin? It's eating time! Yan! At padyak muna tayo. Tapos, punta tayo sa palengke. Tignan natin kung ano ang mga pwede nating mabili at maluto para sa ating hapunan. Ito. At i-check muna natin ang panahon. Okay. Ganda ang panahon kaya padyak na tayo. Let's go! Tahanan at ngayon ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na hapunan at ito ang tapsilog. Yan! Ang lulutuin natin ngayon ay tapa, sinangag at itlog. Kaya ano pa ang inaantay natin? Magsimula na po tayong magluto. Yan! Yan! So ito po ang mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluluto ng ating tapsilog. Siyempre, kailangan natin ito. Baka. Ito ay na-marinate ko na overnight sa kalamansi, toyo, konting suka, nilagyan ko ng maraming bawang, tapos may paminta, konting asin. Ito, gagamit din tayo ng itlog. Meron tayong konting kalamansi, kamati, sibuyas, bawang, butter. Tapos, meron tayo ditong ketchup, suka, toyo, seasoning, at mantika. Kaya, ano pang inaantay natin? Magsimula na po tayo ngayong magluto. Yan! Okay. So, magsimula tayo ngayon sa itlog. Ang gagawin natin dito, para maiba naman, gagawin nating omelette. Lalagyan natin ng kamatis. Tapos, ito, lagyan natin, nakalimutan ko sabihin kanina, gagamit tayo ng konting-konting asin. Tapos, ito ang kapares niyan. Konting paminta. Tapos, syempre, batihin ng itlog. Yan! Ito ang ating kamatis. Nahugasan ko na yan. Ang gagawin lang natin ay hihiwain natin ng maliliit.
Yan. Tapos ang ating kalan, sindihan, ang ating kawali, ilagay natin at painitin. Tapos pag mainit na, maglagay tayo ng mantika. Yan. Ito, ilagay na natin ang binating itlog. Tapos, isunod na natin agad ang nahiwa nating kamatis. Ito, pag malapit ng maluto ang itlog, ganyan lang natin. Yan. Para may iba naman, at least may palaman naman na kamatis ang ating itlog. Yan. At ganun lang kabilis, meron na tayong tomato omelette. Yun lang, parang ayaw magpakuha. Yan. At gagawin lang natin itong ganitong procedure hanggang matapos natin yung mga itlog. So, ito po. Tapos na tayo ngayon dito sa ating omelette. Ang gagawin naman natin ngayon, lutuin na natin yung tapa. Ito at yung kawali na pinagprituhan natin ng itlog, ito na rin ang gagamitin natin. Ito yung ating na-marinate overnight na baka. Ngayon, syempre. Yan, ganyan lang. Piprituhin lang natin yan saglit. Tapos mamaya, para mas lumambot yan, ang gagawin natin, lalagyan natin yan ng tubig. At ipiprito lang muna natin yan ng 3 minutes siguro per side para medyo maluto lang ng konti muna. Ito po, at makalipas ang 3 minutes, balik tarang naman natin. Ngayon naman, ang gagawin natin, ito, lalagyan natin ng konting tubig, palalambutin muna natin yan kasi mukhang magulang na itong nabili kong karne ng baka. Kaya, ganyan muna siya, palambutin natin, mga ano siguro, every 5 minutes, i-check natin kung okay na siya. Kaya ngayon, yan, takpan muna natin. Kaya ito, habang pinapalambot natin yung baka, meron akong bawang dito. Buksan na natin to at balatan.
konting diin para mabuksan. Tapos bahala na kayo kung gaano ka ninipis ang gusto ninyong gayat. Sa akin ito medyo ganyan lang, maninipis. Check muna natin. Wala, medyo matigas pa siya. Palambutin lang muna natin to sa mahinang apoy. Kaya ito, gagawin na natin yung sinangag. Oo nga pala, nakalimutan ko rin sabihin kanina. Itong ating kanin dito, ang ginamit kong klase ay yung laon o yung maalsa, buhaghag. Itong ganitong klase yung magandang ipang fried rice. At pasensya na kayo, medyo hulyanin na yata ako. Ang dami ko nakakalimutan. Yan! So, ito lang. Kuha lang tayo. Tapos, lagay natin dito. Yung sakto lang na kaya natin ubusin. Kasama ng ating mga anak. Tapos, ang gagawin natin, ganyan, medyo durugi muna natin maigi. Tapos, eto, meron tayong baho dito para hindi masayang. Sama na natin yan. Oops, teka, check muna natin to. Medyo paubos na yung sabaw niya, pero matigas pa tong ating karne, kaya dagdag pa tayong konting tubig. Antayin lang natin yung lumambot. Kaya takpan muna natin. Balikan natin yan maya-maya. Teka, ito, discarte natin. Ito, lipat natin dyan. Tapos itong ating malaking kawali, dito tayo ngayon gagawa ng ating simpleng fried rice. Painitin lang muna natin itong kawali. Tapos itong ating isang maliit na kawali, sindihan rin natin yung apoy sa katamtaman lang na lakas. Ngayon ang gagawin natin, ito ang ating mantika. Maglagay tayo ng katamtaman dami. Tapos, ito ang ating butter. Maglagay lang rin tayo ng katamtamang dami. Mga ganyan siguro ay sakto na yan. Tapos, tunawin lang muna natin yan. Ito, at halos patunaw na ang ating butter. Ang gagawin natin, yan! Ito ang ating bawang. Lagay natin dyan, tapos antayin lang natin na medyo maluto. Medyo mag-brown ng konti. So, ayan po. Maganda na yung kulay ng ating bawang. Sobrang bango na niya. Ngayon, pwede na nating ilagay ito, ang ating kanin. Yan! O, yeah! Tapos, ganyan lang. Mix natin maigi. Tapos, nasa inyo na yan kung gusto nyong magdagdag ng konting asin. Pero sa akin, mukhang sakto na to. Hahalu-haluin lang natin. Tapos,
Kuhin ng mabuti. At okay na yan. Ayan. Initin lang muna natin yung maigi. Pero ang gagawin natin, ganito. Paligtarin natin ulit. Kunin natin to kasi hindi ako makabuelo. Tapos medyo mabigat. Transfer natin yan dyan. Ang ating sinangag. Ito naman. Yung tapa natin, ibalik natin dito. Para kasi hindi ako makakilos. Ang liit lang ng aking kusina. Isa natin. Ngayon, ang gagawin natin, ito. Magdagdag pa tayo ng konting-konting toyo. Tapos ito, meron tayo ditong kalamansi. Iwain lang natin. Ganyan. Tapos ipatak natin dito sa ating ginagawang topsy ay tapa. Ganyan. Dagdag tayo ng konting tubig pa. Ito. Maglagay tayo ng konting-konting seasoning. Tapos ang gagawin natin, etong mantika ay magdagdag tayo ng konting-konting mantika. Medyo halu-haluin natin. Eto ngayon, meron tayong sibuyas. Kuhain lang natin. Yan. Pag nabalatan na natin, ganitong klase lang hiwa. Medyo maninipis. Yan, ganyan. Tapos, ang gagawin lang natin, ito, medyo paghihiwalay-hiwalay natin yung mga sibuyas. Bahala na kayo kung pula o puti. Ito, mas mura yung puti ngayon, kaya itong nabili ko sa palengke. Ganyan. Ngayon naman, ito na yung mga sibuyas. Ang gagawin lang natin, ilagay lang natin dito. Tapos, haluin natin. Ayan ang ating ginawang tapa. Parang beef steak. Para mas maging masarap. Siguradong gaganahan na naman kumain ng aking mga anak. Yan. Siguro lutuin lang to mga 1 to 2 minutes. Ay pwede na yan. Tapos ito, ang panghuling-huli natin gagawin, yung ating sausawan. Napakadali lang, lagi kong ginagawa to. Kukuha ka lang ito, konting-konting suka. Yan. Tapos ito, ketchup. Ganun lang po. Haluin natin ay meron na tayong sausawan para sa ating tapsilog. Yan! Ayan po, at bago tayo magplating ay magkwentuhan muna tayo. Siyempre, sa pagluluto, ugaliin po natin ang maghugas ng kamay from time to time gamit ang sabon. At ang ating kitchen ay panatilihin po nating malinis before and after nating magluto, para nang sa ganon tayo at ang ating pamilya ay makaiwas sa mga sakit na dulot ng germs, bacterias, and viruses.
Yun lamang po at mag-plating na tayo para makakain ng ating mga anak. Yan! Okay, start na tayo mag-plating. Simula tayo dito sa ating garlic rice na pinasarap pa ng butter. Ito, wala akong makitang panghulmahan ng ating garlic rice. Meron tayo ditong baso. Ngayon, lalagay natin yan dyan. Tapos, kuha tayo na itong ating tomato omelette. Lagay natin dyan. Isunod natin itong ating tapa na hiniwa ko lang ng maninipis. Lagay tayo ng katamtamang dami. Yan. At ito, lagay natin ng sibuyas na luto para mas maging masarap. Gawa pa uli tayo. Isa pa. Para sa kanyang kuya. Sa aking panganay na anak. Siyempre, mas malakas kumain yon. Kaya ang gagawin natin, gagawin nating double rice. Kuha uli tayo na itong ating tomato omelette. Sunod, yung tapa. Lagay natin. At kasama itong lutong sibuyas. Yan! Yan! So, finally, natapos na. Naluto na ang ating tapsilog. O ang ating tapa. Sinangag at itlog. It's eating time! Eto po at kakain muna kami! Ayan po at maghahapunan muna kami. Happy na naman yung anak ko, kaya lang medyo malungkot kami ngayon kasi nagpunta kami ng ospital kasi nagkaroon ng problema yung mata ng anak ko eh. At buti na lang at nabigyan na siya ng gamot ng doktor at sana mag-okay na yung anak ko. Ito, lumuluha yung anak ko. Tingin nga anak. Nawawa naman yung anak ko, ha? Medyo nalulungkot ako kasi pagbata yung ano eh. Nagkakaroon ng sakit. Ang hirap eh. Pero ganun pa man, nabigyan naman na siya ng gamot at hopefully maging okay na rin siya. Ay nako. Kawawa naman yung anak ko. Nakarating tuloy kami ng di oras dito sa loob ng Sunshine Mall. Ayan. Dito kami sa ano, EENT Clinic Optical Shop. So, ayan o. Kawawa yung anak ko tuloy. Pagamot natin na anak. Tuloy yung anak ko, nagkaroon tuloy ng problema sa mata kasi si Muningsa ay wawa. Sana gumaling na kaagad yan kasi Christmas na. Ito at nag-aantay na lang kami, nakapila kami ngayon at
titingnan natin kung ano ang sasabihin ng doktor. Sana wag naman malala kasi gawawa naman yung anak ko. Ito, napa-order tuloy kami dito sa... Oh, lumuluwa pa rin yung mata mo. Kaya mo, natuwi na tayo. At ayan po, syempre, mas masarap pa rin ang kainan pagsama-sama ang pamilya. And once again, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. Please watch and share, like and subscribe my YouTube channel, at sana hindi kayo mag-skip ng mga ads. At maraming salamat po. At hanggang sa mga susunod pang mga videos na gagawin natin. Maraming salamat po again. At paalam, nak. Say bye-bye. Yan.